Ito yung pinakamasarap mga idol sa feeling ng isang magbabaka. Kapag halimbawa nakabenta na tayo, kumita tayo, talaga namang sulit yung pagod natin mga idol. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito nga mga idol, pag-uusapan po natin ngayon is kung paano po kumita ng malaki dito sa cattle breeding or cow calf operation na ginagawa namin dito sa aming bakahan. Alam niyo mga idol, may dalawang klase o dalawang sektor ng pag-aalaga ng baka dito sa Pilipinas. Ito yung feeding o fattening at saka yung ganito sa ginagawa namin, yung cattle breeding o cow calf operation mga idol. Tunay na may kita dito sa pagbabaka, kailangan lang talaga ng tiyaga at syempre dapat may kaalaman tayo kung ano yung mga dapat natin gawin para hindi tayo malugi at kumita tayo na maganda dito sa negosyong papasukin nating pagbabaka. Bale, itong topic na ito ngayon mga idol, itong topic natin ngayong araw na ito, is request po ito ng isa nating silent viewers. Nag-message siya sa akin sa messenger. Ang plano niya kasi mag-alaga ng baka, may nabilis siyang lupa. Isa rin po siyang OFW. Shout out sa iyo idol, Michael Manyebo. Nasa Kuwait po siya ngayon. Ngayon tatanong po siya kung ano po ba yung mas maganda, yung patining ba o yung cow calf operation. Kaya kumbaga ito po gagawin po natin ng video ngayon at para makapag-decision siya kung ano po ba yung gusto niyang tipo ng pag-aalaga ng baka na gagawin. Itong cattle breeding mga idol ang napili namin na tipo ng pag-aalaga ng baka kasi unang-una walang masyadong gastos at saka talagang akmang-akma dito sa lugar namin, napakadami naming pakain para sa aming mga inaing baka at napakaluwag nung lugar para sa ground ng aming mga paanak o ng mga bisirong baka. Makita nyo yung mga idol, ito yung dati yung baka natin na binili. Na ngayon makikita nyo yung anak, ang laki na, yung sinundan niyang anak is talagang halos toro na. Isang taon pa lang yan mga idol. Napakalaking baka na, talagang kung ibebenta natin is kitang kita na tayo dyan. At yung inahin mga idol, halos dalawang buwan pa lang po yung bisiro, yung anak niyang bago, is nagpasampa na po ulit. Kaya napakabilis ng kita mga idol, o talagang yung cycle ng pag-aalaga natin is talagang may kabuluhan at talagang may kita tayo mga idol. Nakikita nyo ang bisiro, napakaganda. Kaya itong mga idol, kumbaga, dito na rin kami nasanay sa tipong pag-aalaga na ganito. Kasi mga idol, sa patining, kailangan mo talaga na bumili ng halimbawa ng baka na medyo hindi naman payat na payat o hindi naman matabong mataba. Tapos kailangan mo yun, aalagaan mo yun ng halimbawa 3 buwan, 4 na buwan. Kailangan mong mabenta na ulit yun para kumita ka. Tapos para mapataba mo yung baka, kailangan mong gumastos ng mga halimbawa ng mga pigs, ng mga ipa, ng mga pakaing maganda. Kasi kung halimbawa patinin yung negosyo mo, tapos aalagaan mo ng taon yung baka, binibili mong pagkain, bumibili ka, gumagamit ka ng mga kung ano-anong mga gamot, is halos wala ka nang kikitain kung patinin. Kung halimbawa sa ganito naman na breeding katulad ng mga baka, wala na kaming ginagamit ng mga gamot-gamot, vitamins, tapos may maganda lang tayong pakain para sa kanila. Yung ating mga inahing baka, matataba naman mga kondisyon. Kaya kumbaga ang bilis ng pera dito para sa amin mga idol. Kaya ito na lang o yung tipo ng pag-aalaga ng baka na napili namin at talaga namang kumikita kami ng maganda mga idol. Minsan pag halimbawa minalas-malas ka pa sa patining na baka o nakabili ka ng baka na mahal tapos mabebenta mo lang ng mura kasi halimbawa nagka-problema, may hindi kasing mga inaasahang nagkakaroon ng problema, kaya ang nangyayari lugi pa. Kaya mga idol, ang napili namin na tipo ng pag-aalaga is itong breeding kasi kumbaga parang
kailangan mo lang talaga naman dito is magandang inahin, maaamo, at talagang mga galing na inahin, magaling umanak, magaling magpadede sa anak, is talagang kikita ka ng maganda dito sa breeding mga idol. Naalala niyo mga idol, itong anak ni Tisay na ito, ito yung dumalaga dati na sanang balak nating gawing inahin, pero merong naging kaunting issue na hindi naman problema kung tutuusin, is kaya kumbaga napag-decision natin na ibenta. At ang isa pa, yung lagi tayong kinukulit nung kapwa natin magbabaka dito na hinihiritan sa atin, gusto magkaroon din ng magandang materyales, kaya kumbaga ibinenta na natin. Sa edad mga idol ng ating baka, katulad dito ngayon, mahalo, inianak to last week ng January. Bali ngayong November mga idol is 10 months pa lang po siya. Nabenta na natin mga idol to. Gantong edad mga idol kami nagbibenta ng baka, kasi gawa nga po ng breeding tayo, ayaw po namin na mawala yung focus namin dun sa mga inahing baka at saka dun sa mga bagong bisirong baka. Kung halimbawa magpapalaki pa tayo o magpapataba pa tayo ng ating mga paanak na baka, kaya mahalaga mga idol kung magninegosyo po kayo ng baka at halimbawa wala naman kayong mga tauhan pa, mag-focus lang po tayo sa isa, kumbaga breeding, kung halimbawa feeding o patining lang tayo, para magtagumpay po tayo, para maaral po natin ng maayos. Mahirap po yung sabay-sabay natin, tapos hindi naman po natin maalagaan ng maayos yung ating mga alaga. Sayang lang po yung panahon, sayang yung puhunan natin, at syempre sayang yung magiging kita natin. Kaya napakaganda po na dapat focus lang po tayo kung ano po yung tipo na at klase ng pag-aalaga natin sa ating mga baka. Sa gantong edad nga pala mga idol ng baka, is talagang mapipresyuhan natin ng maganda at kikita tayo ng ayos kung ibebenta natin sa ng mga gantong edad. Yung iba nagbebenta 5 months pa lang, pero minsan kasi nagkakaproblema, kawawa yung nakabili, kasi minsan hindi kumakain, hindi umiinom, kasi yung mga ganong edad halos katakawang panong dumede. Kami mga idol nagbebenta kami 10 months hanggang basta hindi naabot ng isang taon, kasi nga po sa ganang edad marunong na kumain yung baka, at okay na po yan kahit nakawalay na sa inahin niya, hindi na masyadong maghahanap ng inahin kasi nga po medyo may edad na. At mga idol nga, nabenta natin itong bahang ito kasi nga nagkaroon ng issue mga idol, lagi niya pong kinakain yung tali niya, lagi po nakakaligaw na ano, sabi ko sa tatay ko, ibenta na lang kasi nahihirapan din siya. Napunta sa ibang mga baka, minsan yung kumpaya natin nasisira rin, tapos binabarkada niya yung mga iba nating mga bisirong baka, dinadala niya o sinasama niya kung saan saan. Mamaya mga idol, delikado yun, mamaya mapaaway pa tayo o mataga yung ating baka, sayang naman. Kaya yung mga idol, bago natin ibenta dun sa nag-request din sa atin na bibilhin niya daw, ipinaliwanag natin kung ano yung issue niya. Bali nga mga idol, sabi nga ng tinatanong ko ng tatay ko kung bakit natutong mga inang tali ito. Ang sabi ng tatay ko, yung napatali pala dito na unang tali is nabasa daw ng dagat yung tali. Siguro maalat, kaya yun, nginat-ngat niya. Hanggang sa tatalian ulit, kinakain ulit. Problema na yung mga idol kasi nga pagka ganan, delikado, makakasira ng halamanan yung ating baka, mapapaaway pa tayo. At saka ang hirap din hulihin mga idol, nahirapan yung tatay ko na hulihin lagi, kaya ganan. Halos yung isang nating turating baka natuto na rin mga inang tali, kaya makikita nyo mga idol may nakalagay yan na hose ng tubig para hindi niya mangat-ngat. Yun mga idol ang isang dahilan. Kumbaga hindi naman talagang isyong-isyo, kumbaga minimal lang na problema, walang sakit yung baka, malusog naman. Kita nyo mga idol, napakagandang dumalaga at talagang kursunada nung isa nating kapwa magbabaka, kaya ibenta na natin sa kanya. Bali nga mga idol,
yan makikita nyo, tinignan nung bibili, nung baka, at talagang yan, gustong-gusto niya, tuwang-tuwa siya, at talagang may mga baka na rin siya, pero mga Tagalogin, kaya gusto niyo magkaroon ng magandang materyales. At ito nga yung natipuan yung baka natin. Bale, ang presyo natin dyan mga idol is 45,000, pero nagkasundo at nagkatawaran sila ng tatay ko sa 42. Imagine mga idol, 10 months pa lang bumenta, naibenta na natin ng ganong halaga. Kita nyo naman napakagandang ng tindig ng baka natin. Yan mga idol, halos 2 buwan pa lang yan o 1 buwan pa lang mahigit na nakatali. Kumbaga, pag bisiro kasi ligaw pa yan, nandun sila sa pinakabundok talaga na ligawan natin ng mga bisirong baka. Kumbaga, kakaunting oras pa ng yung pag-alaga natin is kumita na tayo ng ganong kalaki. Wala tayong masyadong gastos kasi galing pa yan sa pagdede ng ng sa nanay niya, at napagandang baka talaga mga idol. At yan yung mga idol, nagkasundo na yung kinuha na nung bumili para dalhin sa kanila. At ito yung mga idol, ang pinakamasarap sa pakiramdam ng isang magbabaka o nating naghahayop kapag kaganto na may benta na tayo. Imagine mga idol, kung halimbawa meron tayong 10 o 20 pirasong inahing baka na sa ganang edad mabebenta natin ng ganang presyo, is talagang perang pera mga idol. Ang laki ng kita, halos kung may 10 tayong inahin, may kalahating milyon tayo sa loob ng isang taon. At mga idol, yung nanay niya nung nabenta natin si Tisay, paanakin na rin niya yung December. Halos wala pang 1 taon, mga anak na naman. Tapos magandang balita rin mga idol, si Putol umanak na. Hindi lang na bibidyo pa ng nanay ko kasi busy pa, hindi pa siya nakakasama dun sa bundok para magvideo ng anak si Putol, first week ng November. Kaya okay na okay mga idol itong napili natin na negosyong baka na breeding. Talagang may kita po. Bali nga mga idol, dito lang po ang sikreto sa cattle breeding na to is consistent lang po na pakain, tapos maayos na alaga sa ating mga baka. Huwag po nating sasaktan, mahalin po natin yung ating mga alaga, at pumili po tayo ng mga gandang inahin, maamo, mabilis magbuntis, magandang katawan. Tapos siyempre mga idol, yung tubig, maayos na tubig araw-araw, sabi ko nga 24 oras na tubig. At saka yung tamang management ng pagpapakain mga idol, same na oras ng bigay, same na dami ng bigay ng pagkain. Talagang kikita tayo ng maganda dito mga idol sa pag-aalaga ng baka. So mga idol, hanggang dito lang po muna tayo ngayong araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng sumusuporta. Shoutout nga pala kay Idol Dante Tagalog ng Bulacan. Happy farming sa iyo idol, mabuhay ka. At sa lahat pong mahihilig dyan sa baka at kambing, shoutout po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang tayo mga idol. Please like, comment and share.